Jessica, puspusan pa rin ang paghahanap ng Indonesian authorities sa isang Pilipinang nawawala pa rin hanggang ngayon sa Bali, Indonesia, habang nakatutok pa rin ang ating Department of Foreign Affairs sa kaso naman ng iba't ibang Pilipino sa New Zealand at sa Libya. Ito si Ella Paanyo, ang Pilipinong nawawala sa Indonesia matapos mamasyal sa sikat na tourist destination na Bali nitong Pasko. Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung nasan si Paanyo na nakapag-post pa ng mga litrato ng kanyang pamamasyal sa Bali nitong December 24. Nagpunta na raw sa DFA ang mga kapatid ni Ella upang makipagtulungan. Information we had from the sisters was that si Ella pumunta ng Bali kasama yung isang foreigner na babae na na-meet niya sa Coron or saan siya nagtatrabaho bilang resort worker. No? Umalis sila ng December 22. At ayon dun sa kasama niyang foreigner na nakabalik na dito sa Pilipinas, Ella rented a scooter on December 22. We hope she's okay. Yeah. We'll follow up with the Philippine Embassy in Jakarta to see what Indonesian authorities have so far. But we know that we have filed that missing person report at alam ng mga kinaukulan sa Bali yan. Umaasa ang DFA na makikita ng ligtas si Ella. Paalala ng ahensya sa mga Pilipinong mamamasyal sa ibang bansa, lalo na kung mag-isa, mag-ingat at laging ipaalam sa mga kaanak sa Pilipinas kung saan pupunta. Bukod sa nawawalang Pilipinas sa Indonesia, tinututukan ngayon ng DFA ang panibagong kaso ng pagkalunod ng isang 20 taong gulang na lalaking Pilipino sa New Zealand. Iba pa ito sa kaso ng isa pang Pilipino na nalunod at namatay rin habang naliligo sa Whangarei Falls sa Northland, New Zealand noong isang linggo. Dahil dito makikipag-ugnayan na ang ating embahada sa Filipino community sa New Zealand upang paalalahanan sa water safety. Ang insidenteng ito, halos kasunod lang ng trahedyang nangyari sa bagong kasal na Pilipino na nalunod sa Maldives na anumang araw ay maiuwi na ang mga labis sa Pilipinas. We've had a series of incidents involving water where our citizens have lost their lives. But as you know, in all cases, the Department of Foreign Affairs to its embassies and consulates abroad are there to assist. Ito naman ang video ng 7 Filipino seafarers na nakakulong sa Libya ngayon matapos akusahang sangkot umano sa fuel smuggling. Binisita sila ng mga opisyal ng DFA. Bagaman masaya at maayos ang lagay, nananawagan sila kay Pangulong Duterte na tulungan silang makalaya at makabalik ng Pilipinas. Minamadali na ngayon ng DFA ang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Libya para mapalaya ang mga seafarers. Nagbigay na rin ng abogado ang DFA para sa kanila. We're hopeful na maiuwi rin natin sila kagad. So, hindi ho namin titigilan yan. We'll continue to make representations with the Libyan government. Jessica, mabalik lang tayo doon sa kaso ng ating kababayang nawawala sa Bali, Indonesia. Ayon sa DFA, sa pagkakatanda nila, ito yung unang kaso na merong nawawalang Pilipino dyan sa Bali, Indonesia na isang sikat na tourist destination. Jessica? Ulitin lang natin yung paalala ng DFA. No? Pagbabiyaheng mag-isa, mabuting ipaalam mabuti sa inyong mga kaanak kung saan kayo pupunta. O kahit na yung iyong itinerary siguro, no? JP, and numbers to call. No? Yung hotel ninyo, kung meron kayong kukuning guide, ibigay nyo lahat po yung impormasyong yon sa inyong mga kaanak. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.